Kaugnay pa rin ng disqualification ng Smartmatic sa procurement process. Magkakasama natin COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Magandang tanghali po, Ma'am Sherry. Magandang tanghali po sa mga kababayan natin. Chairman, tinawag po na unfair ng Smartmatic ang kanilang disqualification dahil non-existent daw po ang naging basihan. Pwede po ba silang umapila dito sa naging desisyon nyo? Ma'am Cheryl, basta po sa kasalukuyan, alam niyo po, masasabi na nila yung gusto nilang sabihin sa naging desisyon ng COMELEC, ano man po yung kanilang mga patutsada. Pero ang katotohanan po, nagdesisyon ng Commission Election and therefore, kung ano po yung aming resolusyon, it will stand. And kung gusto nila po nilang questionin sa kataas-taasang hukuman o kung saan man po nila gustong mag-file ng kahit na anong pag-question sa aming desisyon, pwede po nila pong gawin yun at nire-respeto natin. So sa kasalukuyan po, tapos na ang aming trabaho dyan sa patungkol sa issue ng disqualification po ng kumpanya. Sa loob ng 15 taon, ang Smartmatic yung naging provider ng automated voting machines. Ngayong susubok tayo ng bago, ano po, Chairman, paano tayo makakasiguro na magiging maayos ang serbisyo? Alam niyo po, wag po kakabahan ang ating mga kababayan at wag po sila mag-aalala sapagkat there is always a life after this. Hindi po natatapos ang ating mundo, ang demokrasya at ang election management dahil lang po sa pagka-disqualifika ng isang provider. Napakadami pong provider sa buong mundo, hindi lang po sa buong mundo, kahit dito po sa ating bansa. So naniniwala po tayo dahil ang deadline po namin, Ma'am Cheryl, ay December 12 upang mag-submit ng tinatawag na bid documents o yung kanilang bid sa bidding process namin. Naniniwala po tayo na madami naman po magpa-participate sa ating procurement. At huwag pong mag-alala ang sambayan na natin. Otherwise po, di para pong ang dating, nakatali na pala tayo perpetually sa isang provider and therefore wala na pala tayong ibang choice. December 12 po ang deadline, 11 days to go. Kumusta po ang ginagawang procurement at bidding po para sa 2025 voting machines, Chairman? Ma'am Cheryl, alam niyo po sa karanasan lagi ng commission kahit po sa pamahalaan, sa anumang ahensya ng pamahalaan, yung po mga service providers o yung suppliers, kalimitan last day nagpa-file o yung hindi kagad nagpa-file na maaga, nagbabantayan, alam niyo naman, tinitingnan kung sino yung mga ibang magpa-participate sa procurement. So sa kasalukuyan po, wala pa pong nagpa-file sa ating pong ng bid documents po nila dito po sa Special Bids and Awards Committee natin. Kadalasan po last minute at saka siguro sinisiguro para hindi ma-disqualify dahil lang sa isang dokumento. Tsaka may bayad din po ang nagsasubmit, hindi po ba, pag sasali sa bidding? Tama po kayo at siyempre po ayaw din nila. Eksakto po yung nabanggit niyo. Minsan po simpleng napakaliit na technicality. Yung po yung magiging ground upang hindi sila makasali. And so again, at least po we are leveling the playing field. Inopen po natin ito at ang commitment natin, Ma'am Cheryl, ito po'y gagawin natin as transparent as possible. Hindi po ba, hindi niyo po napapansin, dati-rati nga po, wala masyadong diskusyon patungkol sa procurement ng COMELEC, pinapabayaan na lang, pagkatapos tsaka na lang malalaman, ay, nai-award na pala sa kay ganito, ay, sa sila na pala ang nanalo. Ngayon po, pinag-uusapan ang ating procurement at gusto natin, madami mag-o-observe at talaga namang ang sambayan ng Pilipino ay dapat nakamasid sa gagawin po namin procurement. Ano naman po ang inyong reaction, Chairman, sa sinabi ni dating DICT Undersecretary Eliseo Rio Jr. na hindi sila kontento dito sa disqualification ng Smartmatic dahil yung naging basihan po ay bribery at hindi yung irregularidad umano sa 2022 elections? Alam niyo po, ginagalang natin ang kanya pong opinion, ang ating dating kalihim. Pero alam niyo po, nakatanggap din po tayo ng sulat mula po sa mga kasamahan niya. At hindi ko na po babanggitin yung pangalan, kahapon po nagpapasalamat kung bakit daw po namin nagpapasalamat sa pagkakadisqualify nung kumpanya. Pero at the same time, narinig ko rin po yung isa sa mga petitioners sa isang programa sa radyo at nagsabi na sa bandang huli naman ang kanilang purpose ay yung madisqualify yung mismong company. So ibig sabihin po, lumalabas kahit na hindi yun ang naging dahilan, hindi yun ang naging basihan namin sa aming naging desisyon, parang ang kabuuan po ay okay naman daw po sila doon sa disqualification namin. Alam niyo po, pag magdi-desisyon, Ma'am Cheryl, hindi naman kinakailangan nakatali ang kamay nung isang korte o ng isang tribunal o isang ahensya doon sa kung ano ang aligasyon o yung sinasabi.
Pwede pong mag-depart ang mismong korte o mismong ahensya ng kanyang desisyon base sa kanyang appreciation of the facts. Kahit po ang ating kataas-taasang hukuman at ibang-ibang korte ay ginagawa po iyon. Pero inaprubahan nyo po, di ba kanina nabanggit nyo yung recount sa piling balota noong 2022 national at local elections. Saan sa ang lugar po ito, Chairman? Sinabi po natin, Ma'am Cheryl, na sila ay dapat mag-file ng formal na motion kasi po, siyempre po, itong offer namin yun, nabanggit po natin eh, pero tinatanggap po ba nila yung ating offer na yun? So dapat po, bilang petitioner ng kaso, sila po yung mismo mag-motion para malaman namin anong parameters, anong proposal nila, ano ang mga lugar na sinasabi nila. So upang yun po ang maging basihan namin ng pag-i-issue ng mga guidelines na gagawin natin patungkol sa recount na kung sakasakaling igagrantya ng komisyon, patungkol dun sa tingnan natin, tumutugma ba yung balota na i-recount at saka yung mismo na transmit na results at na sinasabi nila na meron daw man in the middle o kaya sinasabi nila dahil daw po may single IP eh napakadali daw po maniubrahin. O titingnan po natin yung balota. Yan po yung ibig sabihin natin, Ma'am Cheryl. The COMELEC is open basta patunayan or may proof or malakas yung kanilang ifa-file na kinakailangan na magsagawa ng recount. Opo, actually po, yung pag-re-recount po, open na po kami dyan. Kaya lang po, ano yung mga parameters? Ano yung mga pipiliing lugar? Sino ang pipili? At pagkatapos, sino ang magre-recount? So dapat po, nakakontain po yan sa isang motion na dapat eh, hinihintay namin na ma-file sana nila. At pag wala pong nag-file ng ganoon, hindi a-action po ang COMELEC? Yes, ma'am. Dahil sa siyempre po, kami as far as the COMELEC is concerned, kung contento na po kami doon sa nakalagay sa batas, yung random manual audit, nagbilang na po tayo manually. At ito po yung nagbilang, hindi ang COMELEC, kung hindi yung mga Citizens Arm, NAMFREL, PPCRB, LENTE, kasama po ang Philippine Statistics Authority. At nakita nila 99.97% ang accuracy nung manual versus yung na-transmit at na-print na election returns. Siguro pang huli na lamang po yung pong inyong mensahe ano, dito nga sa paghahanap ng COMELEC, pagsasagawa ng bagong bidding para po sa darating na national elections para doon po sa ating automated elections. Sinisigurado po ng inyong Commission on Elections, ginagarantya po namin na gagawin namin pong napaka-transparent at available at sa lahat ang ating pong procurement, lalong-lalo na po ng mga makina na gagamitin sa 2025 elections. Ito po ay pondo at pera ng sambayanan, kaya po hindi dapat ito nawawaldas at hindi dapat ito nasasayang. Kung kaya naman, kung ano yung kagustuhan ng sambayanan, yan po ang minabuting ginagawa po ng inyong Commission on Elections. Sana po madami mag-participate sa mga local manufacturer, supplier, sana po madami kayo mag-participate upang kahit paano maipakita natin na hindi naman iisa lang ang pwede mag-supply sa Commission Elections kung hindi madami naman po na pwedeng pagpilian ng COMELEC para sa bayan. Sakali, ihabol ko lamang, sakali man po walang mag-qualify dun po sa bidding, paano po ang magiging system? Mabubuksan ba ulit yung pagkakataon para sa Smartmatic na sumali? Ma'am Cheryl, ang pagka po walang nag-qualify, pagkakaroon po ng tinatawag na rebidding, panibagong procurement, panibagong bidding, hindi po tayo titigil dyan, pero hindi ko po nakikita na kadahilanan, na yun ay kadahilanan upang payagan ang na sila'y makapag-qualify na o makapag-participate na, sapagkat hindi naman po na ang basihan ng pagkakadisqualify dahil sa ibang bagay kung hindi yung sinabi nating issue ng integrity, lalong-lalo na electoral process natin. Hanggang kailan po ba yung ating pwedeng o deadline? Although yung pagsasubmit, December 12 na una na, in case lang po nagkaroon ng failure doon sa bidding, ay ano ba yung kakayanin pa natin na panahon para hindi maipit para sa darating na 2025 national elections? Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Cheryl. Napaka-importante po yan. Dapat po, bago matapos ang Enero ng 2024, next year po yan, dapat po nakapag-award na ang COMELEC. 6 na buwan po, Ma'am Cheryl, na gagawin yung mga makina, yung tinatawag na i-customize. Meron pa tayong international certification, meron pa tayong mga source code review, meron pa tayong end-to-end testing, at yung mga lahat pa ng klaseng test na gagawin sa mga makina. And therefore po, yung buong isang taon next year, kakailanganin po natin lahat yun na sa preparation. And therefore, dapat maliwanag na sino ang magsusupply sa COMELEC ng mga makina before the end of January 30, 2024. Worst scenario, wala pa rin mag-qualify. Balik po tayo sa manual. Kung sakali po talagang walang makina, walang mag-qualify, ang nakalagay po sa batas, option talaga naman ang dapat po ay tayo ay automated. Pero kung talagang wala,
babalik po tayo sa manu-manong halalan. Marami pong salamat, COMELEC Chairman George Garcia. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.